Good morning sa inyong lahat, guys, sa mga ginagawa sa Pilipinas, guys. Lusunod sa Mindanao, palagi po kayo mag-ingat sa guys at maging sa ibang masa, guys, na may mga Pilipino. Palagi po kayo mag-ingat sa ibang masa. Ngayon, guys, ay Sabado Santo ngayon, guys. Ngayon, guys, ay April 8 ngayon, guys, Sabado Santo. Pag-usapan natin ngayon sa April 8 na ito ay sa raid sa Maynila, ilang opisyal ng polisiya sangkot sa nasamsam na 6.7 bilyong shabu. Yan. Ilang opisyal ng polisiya sangkot sa nasamsam na 6.7 bilyong shabu. Yan. Tiniyak kahapon, ha? Ito, guys, tiniyak kahapon ni Department of Interior and Local Government, DILG, Secretary Benjamin Binhur Abalos Jr. na may mga ulong gugulong sa kaso ng 6.7. Ha? Ito ngayon, guys, ang sinabi, guys, ni DILG Secretary Binhur Abalos. Ito ang sinasabi niya, guys, na mayroong ulong gugulong. Ha? Mayroong ulo, guys, mayroong ulong gugulong sa kaso ng 7.7 bilyong shabu na nakumpiska mula sa isang raid sa Manila noong Oktobre 2022 sa isang pulong balitaan kahapon. Sinabi ni Abalos na naniniwala siya sa hawak nilang preliminary evidence. Maraming matataas na opisyal ng polisiya ang posibleng sangkot sa kaso. Yan, nakita nyo na, guys. Police, guys. Nakita nyo na, guys. Police ang sangkot sa sabu, guys. Police. Pero itong mga police, guys, na sangkot sa pinagbabawal na gamot ay buhay ito, guys. Itong mga police, guys, na matataas, ha? Na sangkot sa pinagbabawal na gamot, guys, sila ay buhay. Hindi ito namatay, guys. Pero yung mga kapwa ko, guys, dukha. Kapwa ko, guys, mahirap. Kapwa ko isang kagsatuka, kapwa ko pobre. Yun ay pinagbabaril ng riding in tandem. Walang job process yun. Hindi yun napatunayan na sila ay sangkot sa pinagbabawal na gamot. Yan. Unfair-unfair talaga to, guys. Ha? I am not happy. Ha? Ito pa ang dagdag ni Abalos. I am not happy with how the case was handled, and that's earlier only Master Sergeant Rodolfo Mayo. Yan, ito, guys, si Rodolfo Mayo Jr., guys. Ewan ko kung namatay na itong gagong pulis ito. Bilyon-bilyon sabo, guys, ang nahuli kay Rodolfo Mayo Jr. Ewan ko kung buhay pa itong animal na ito. Sana namatay na ito. Ha? Bilyong shabu nahuli si Mayo. Buhay. Buhay itong pulis, guys, na nahulihan ng shabu na bilyon. Buhay. Sana namatay na ito. Was exiled from the service. Ha? Ito pa, guys, ang dagdag ni Binhur Abalos. Was exiled from the service. Ayon pa kay Abalos, ano niya? Magpadala na siya ng sulat kay Philippine National Police Chief General Rodolfo Asurin at humingi siya ng mga update sa kaso bilang resulta ng pending investigation at sa proceeding na isinulong laban sa dalawang police na umano'y nagtangkang magtago sa ng 42 kilo mula sa 990 kilo ng shabu. Gayon din sa disposisyon ng mga nakumpiskang illegal na droga o pinagbabawal na gamot. Lumiham na rin anya siya kay National Police Communication NAPOLCOM Vice Chairman Alberto Bernardo. Hingil dito, inatasan din umano niya ang NAPOLCOM na magsagawa ng fact-finding inquiry sa aksyong isinagawa ng Special Task Force bilang bahagi ng mandato nitong imbestigahan ang mga anomalya at irregularidad ng mga pulis.
Habang nakabinbin pa naman ang imbestigasyon, hinikayat din ni Abalos ang mga pulis na sangkot sa kaso na mag-leave of absence muna. I am very serious with this case as this is part of the internal cleansing of the PNP we have entitled since that start of my term, ani ni Abalos. Yan. Yan muna ang ibabalita ko sa inyo guys. Itong ano guys, Sabado, April 7, sa Red sa Maynila, ilang opisyal ng pulisya sangkot sa nasamsam na 6.7 bilyong shabu o ipinagbabawal na gamot. Yan. Itong si Mayo Junior guys ay tinanggal ito guys ha. Yun ang una kong sinabi nito guys, binalita ko sa inyo na itong si Mayo guys ay sinibak na ito sa trabaho. Pero sana guys ay namatay na rin sana itong gagong Mayo na ito na pulis, gagong pulis. Bilyong sabo guys, sinibak lang sa pwesto. Ha? Sana namatay na ito. Dahil maraming mga dukha dyan na pinatay ng riding tandem. Pero ang hindi ko lang maintindihan guys, sa panahon ni Rodrigo Duterte, at saka sa ano, si PNP chief dati, si Ronald Tubats de la Rosa Aos Bato. Itong si Tubats guys, Tubats. Hindi ko maintindihan guys kung bakit wala silang nahuling riding in tandem hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon guys, ang ating kapulisan guys ay walang nahuling riding in tandem. Na kung sino-sino lang dyan ang pinagbabaril. Bakit hindi mahuli-huli ng ating kapulisan guys itong riding in tandem? Bakit hindi ninyo mahuli-huli? Sir, ako ay nagtatanong. Bilang isang mamamayan ng Pilipinas, bilang isang Pilipino, bilang isa ako sa nagpasweldo sa inyo, bilang isa ako sa nagpalamon sa inyo, may karapatan ako magtanong kung bakit hindi ninyo mahuli-huli ang riding in tandem. Yan. Yan muna pag-usapan natin guys. Kung saan kayo narungas, lagi mag-ingat. Ingat kayo palagi guys. Yan.